kahit dumami na naghahabol sa SIM registration deadline, wala pa rin sa kalahati ng mga SIM sa bansa ang rehistrado. Kaya ang panawagang extension ng mga telco, suportado na ng Trade Department. Ang sagot ng DICT na magdedesisyon sa issue sa pagtutok ni Ivan Mayrina. Limang araw bago ang deadline para sa SIM registration. Nasa 78 million o wala pa sa kalahati o nasa 46% pa lang ng kabuang 168 million na SIM card sa bansa ang nare-rehistro. Ang Smart PLDT pumalo na sa halos 56% hanggang kahapon. Ang Globe naman, wala pa sa 50%. Pero sa mga nakalipas sa araw, kapansin-pansin daw ang pagdami ng mga nagre-rehistro na umaabot na ng 1 million kada araw. Ayon sa mga telco, hindi naman daw sila nagkukulang sa pagpapaalala at paggawa ng mga hakbang para mapadali ang registration. Halos magbahay-bahay ng araw sila, pero ang pangunahing problemang nakita nila ayon sa Globe. Sa Visayas, Mindanao, nandiyan ang mabababa ang ating registration. I think it's the presence of the government ID. Mm-mm. And the second thing that we are looking at is probably digital literacy. Kapag hindi nakapagparehistro, automatic deactivation o hindi na magagamit ang mga hindi rehistradong SIM pagdating ng April 26. Maaari itong magresulta sa kabawasan sa milyong-milyong customer para sa mga telco. Kaya naman panawagan nila palawigin ang deadline na pinapayagan naman sa ilalim ng SIM Registration Act. Gusto nating iwasan no, na hindi ma-alienate or ma-left behind yung remaining 44% na hindi pa nakakapag-register dahil mawawalan sila ng access at taliwas ang layunin natin yon sa pag-promote ng financial at social inclusion sa pangkalahatan. Wala pang inilalabas na anunsyo na extension ng SIM card registration deadline ang DICT. Pagpupulungan daw ito sa Lunes at pag-aaralan kung katanggap-tanggap ba ang mga sinasabing dahilan na mga hindi pa nakapagpaparehistro. Mukhang kampante sila na pag-extend kaya parelax-relax lang sila dyan. Patigas ang ulo nila at binigyan sila ng 6 na buwan upang magparehistro. Kung hindi sila gumawa ng paraan sa 6 na buwan, siguro pag-extend natin ng 2 o 3 buwan, hindi rin nila gagawin yun. Nice ding alamin ng DICT kung ilan ang aktual na bilang ng mga SIM na kailangan irehistro dahil maaaring nasa 100 million lang ang mga aktibong SIM sa bansa. Suportado ng DTI ang panawagang extension. SIM registration is very important as we move towards digital payments. And digital payments are what we need to happen to further promote and develop our MSMEs because that's how they can facilitate accessing the market and being able to sell online. Para sa GMA Integrated News, Ivan Mayrina nakatutok, 24 Horas. Good news mga kapuso! Maaari niyong mapanood ang 24 Horas at iba pa naming mga newscast sa aming YouTube channel. I-click lang ang subscribe button na lalabas sa screen. Sa mga kapuso abroad, maaari niyo kaming masubaybayan sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv.